Pilipinas Special Coverage. Mula November 10 hanggang November 13 sa Phnom Penh, Cambodia. Ihahatid sa inyo ng RP1, RP2, Radyo Pilipinas Worldwide, Republika FM1, Capital FM2, at lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Ang mga pinakabagong balita kaugnay sa pagkikitang ito ng mga pinakamatataas na opisyal sa Timog Silangang Asya at iba pang mga bansa. 40th and 41st ASEAN Summits, the Radyo Pilipinas Special Coverage. Seventy-five years of broadcast excellence. Ito po ang Philippine Broadcasting Service. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Philippine Standard Time sa buong Pilipinas at 2 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Vice Chairman Corazon Alma de Leon ng Philippine Red Cross. Ating subaybayan ang iba't ibang programa at kaganapan ng isa sa mga nangungunang humanitarian organization sa buong mundo, kasama ng Board of Governors, staff at volunteers sa programang Kalinga, hatid ng Red Cross, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas 1. Okay po, magandang hapon sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga, hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At ngayon po ay 13 ng Nobyembre. Kamusta po ang bawat isa sa inyo, sa mga nakikinig at nagsusubaybay sa ating Facebook Live? Inaanyayahan po namin kayong makinig sa isang oras na talakayan dito sa mga kaganapan sa Philippine Red Cross. At makakasama na natin kaagad via Zoom, Sir Francis Cancino. Magandang hapon, Sir Francis! Nakamute ka yata, Sir Francis. Ba ako naririnig? Ayan, okay na po, Sir. Maliwanag, okay na. Maliwanag. Go ahead. Okay. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay nationwide, worldwide, saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang makabuluhang edisyon ng ating Kalinga Hatid ng Red Cross. Live po tayo at sabay ang nasusubaybayan sa Radyo Pilipinas 1, 738 sa inyong talapihitan. At sa Meta Facebook page ng Radyo Pilipinas 1 at Kalinga Hatid. Ang inyo pong lingkod, Kuya Francis Cancino, ngayong araw na ito, 2 sa buwan ng Nobyembre at 13-2022. Kasama po natin sa ating technical side, sina Engineer Alvin Pelgone at Orly Lopez. Okay, at sa ngalan ni Edison Enriquez, puntahan na natin ang ating kaagapay, ang ating kabalikat, ang butihing governor ng Philippine Red Cross, Vice Chairman Cora Alma de Leon. Vice Chair, magandang hapon ng Linggo. Yes, magandang hapon. And I'm not alone dahil si Chief Justice Hilarion David Jr. ay nagpadalang mensahe sa programa natin. Ang sabi niya, "A blessed Sunday, the 13th of November, let the new week remind us that every day is always a great challenge to each one of us. We have then to start each day with a prayer to God, the architect of our love, that He is of our life, that His word be always the lamp for our feet and the light for our path. It is not about being wealthy, healthy, powerful, popular, or being perfect.
Rather, it is all about being a real person, humble, humane, patient, persevering, and generous, in sharing at no cost and without conditions our blessings with and touching the lives of others with love, mercy, and compassion. And God will fill us with His love, that all our days we shall sing for joy. May God grant us and our loved ones a grace-filled week. Maraming salamat. Amen. Amen and amen. Junior, for always honor us with your messages. Dire-diretso na tayo, Francis. Go ahead. Okay. At paunawa lamang, Governor Cora at Edison, maya-maya po sa kabuuan ng ating palatuntunan, maaari tayong tumanggap ng update mula po sa Phnom Penh, Cambodia, na kung saan ay dumadalo ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Summit. Opo, Sir Francis. Opo, si Raquel Bayan daw po ang mag-uulat niyan maya-maya. Right on. Okay, ipakilala mo na, Edison, ang ating magiging resource person sa ating talakayan. Opo. Sa episode na ito. Sir Francis, una sa lahat, 41 more days to go before Christmas, ha? At ang mga kasama rin po natin sa technical side, si Marvin Tolendana. Andito rin po Tolendana. Siya. Opo. At okay, ang mga guest po natin ngayon, Sir Francis, nako, kayo po ba ay lapupunta sa kanilang lugar dito sa Laguna? At ipagpapatuloy po kasi natin ang ating talakayan dito sa ating responde aksyon ng Philippine Red Cross sa Bagyong Paeng. So noong nakaraang linggo po ay tayo ay nakasama ng ating Batangas Administrator. Ngayon po makakasama natin ang mga taga Laguna, Sir Francis Governor Cora, ang branch head ng Santa Cruz Laguna si Axel Dimarukot, ang branch head ng Santa Rosa si James Andrew Antiquia, si Rowel Ramos naman ng Calamba City branch head, at ang kanilang administrator na nasa linya po si Frank Gray Soromero, ang administrator ng PRC Laguna Chapter. Okay, maganda ma live po. Okay. Good afternoon, Administrator Frank. Welcome sa ating palatuntunan. Magandang hapon po sa ating lahat. Isang ligtas na linggo po sa ating lahat. Good afternoon, Governor Cora. Good afternoon, Kuya Francis Edison, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Okay. Naku, salamat. At kami ay makakarinig ng mga pinakahuling kaganapan sa mga naganap dyan sa Laguna matapos ang Bagyong Paeng. Magandang hapon din kina Alex Dimarukot, James Andrew Antiochia, Roel Ramos, at siyempre sa lahat-lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay ng ating palatuntunan dyan sa Laguna. Okay, Governor Cora, go! Yes, ang unang tanong natin, paano umaksyon at rumisponde ang Philippine Red Cross Laguna noong Bagyong Paeng? Medyo kailangan balikan natin, ano yung ginawa ng Laguna dito sa Bagyong Paeng? Go ahead, Frank. Governor Cora, ang ating pong Philippine Red Cross Laguna Chapter ay lagi pong handa sa pagtugon sa iba't ibang mga kalamidad. In fact, tawag dito, nung kasagsagan po ng ating Bagyong Paeng, tayo po ay nakapag-deploy po ng ating mga emergency response unit sa pamamagitan ng ating mga water and search and rescue team, o yung WASAR natin. And at the same time ay tumulong din tayo through our mga branch heads natin or mga kanilang mga branches sa iba't ibang mga pagkakandak o pagsasagawa ng mga preemptive evacuations. So ngayon, Governor Cora and Kuya Francis, during the height of our Typhoon Paeng, ay nagkaroon tayo ng 222 evacuation centers sa buong lalawigan ng Laguna. But right now, as of yesterday, November 12, ang bukas na lamang po na ating mga evacuation centers na ating mga tinututukan is 42 na lamang po ang bukas sa mga oras. Sandali lang, Frank, excuse me, medyo pumaling ka ng konti kasi erratic ang signal mo. Napakaganda ng inilalarawan mo, hindi masyadong maunawaan dahil erratic. No, sayang, kitang-kita natin sa video yung mga pagkilos
ng ating mga resources diyan sa Laguna. Go ahead, Frank. Kaya Francis, aking ulitin muli, sana maganda ng aking signal. Noong panahon o kasagsagan ng ating typhoon Paeng dito sa lalawigan ng Laguna, ay tayo po ay nakapagbigay tulong sa pamamagitan ng pagde-deploy ng ating mga emergency response unit at ang ating mga WASAR or Water and Search and Rescue Team. So tumulong po tayo sa mga pag-evacuate sa mga pamilya, especially those who are in low-lying areas in Binyan, Santa Rosa City, San Pedro, dito sa Mabitak, or in dito sa Santa Cruz. So, tawag dito, during the time of height of Typhoon Paeng, nakapag-register po ang lalawigan ng Laguna ng 222 evacuation centers. Pero sa ngayon po, ang bukas na lamang po at ating tinutulungan is yung 42 evacuation centers na open. So marami na po din ang nagsara sa mga evacuation centers and at the same time, we are hoping na sana tuloy-tuloy na din yung pagbaba ng tubig ng level ng tubig ng baha. Kasi most affected ng mga communities ay those who are low-lying barangays na matatagpuan sa paligid ng Laguna Lake. Okay, Frank, nakita namin dito sa video ni Governor Cora ang pagkilos ng ating mga resources, ng ating mga equipment, no? Yan, naglilinis, nagbobomba. Opo. Alam mo, Sir Francis, yan ay exclusive sa atin, ha? At walang pong pa tayo nagbibigyan ng yung kuha na yan, exclusive yan sa Santa Rosa, na nagki-clearing ang ating payloader dyan sa Santa Rosa. Wow. Yan, talaga naman, ha? Nagpapasalamat tayo kay Frank. Pero, Frank, anong bahagi o saang lalawigan o munisipyo ng Laguna ang may pinakamalaking napinsala ng Bagyong Paeng? Okay, tawag dito kayo Francis. Ngayon kasi yung ating mga moving assets natin, like yung for example, yung payloader at yung ating water tanker, the following day after the impact of Typhoon Paeng, ay nagpadala na agad ang ating chairman and CEO Richard Gordon ng payloader and water tanker, yung payloader, ang tumutulong sa ating mga cleaning operations dahil medyo maputik talaga yung Santa Rosa City dahil yung baha po kasi dito is galing sa Cavite. So, ibinaba yung mga lupa. So, nagpadala agad ng payloader. So, doon tayo nakafocus ngayon up to the moment. Tawag dito, tuloy-tuloy pa din yung pag-clearing natin. And at the same time, yung ating water bladder po, water tanker, is nagdi-distribute po tayo o nagrarasyon tayo ng tubig. Kasi yung Santa Rosa City, isa sa mga syudad na talagang na-disrupt yung supply ng tubig. So, nag-ikot tayo sa mga barangay para magrasyon ng mga tubig. Hindi lang sa mga evacuation centers, bagkos sa mga subdivision, sa mga barangay. So, nagsagawa po tayo ng pagdi-distribute ng tubig. Sa ngayon po, ang ating pong water tanker ay nagdi-distribute ng tubig sa mga evacuation centers in Binyan and San Pedro. At sa ngayon din po ay nadagdagan yung moving assets natin. Nagpadala po ng isang firefighter truck ang ating chairman din para tugunan yung request na kahilingan ng ating Department of Education in Santa Rosa City para linisin yung mga eskwelahan. So, tawag dito, katukatuan din ng ating mga firefighter or mga ERU volunteers natin yung mga teachers sa para sa paglilinis ng mga eskwelahan nitong mga nakalipas na araw po. Governor. Yes. Siguro tanungin natin kay Frank, saan sa Laguna may mga naitalang pagbaha dulot ng ulan ni Bagyong Paeng at gaano ito kakataas? Ang nakita dito kasi paglilimas ng tubig, ano, yung sa retrato. Pero siguro kailangan alamin natin saan sa Laguna ang may naitalang pagbaha. Siguro yun ang una natin itanong sa kanya dahil kailangan dito remember nakakonflict dahil naghanda pa sila ang chapter bagamat may operasyon din para sa undas. Kaya kailangan isituate, kwentuhan nila tayo kung ano yung nangyari para malutas yung problema ng Bagyong Paeng. Go ahead, Frank. Alam niyo po, Governor Cora and Kuya Francis, yes. Pag pinag-uusapan natin ang pagbaha, tawag dito, marami agad na munisipalidad at city ang naapektuhan agad ng pagbaha. Na those are, kung makikita ninyo, sa mapa po ng Laguna Lake,
Laguna Province, yung lahat po ng mga bayan at syudad na nakapaligid sa Laguna Lake, yun po ang una-una agad na tinatamaan ng ating mga pagbaha. Sa ngayon po kasi tawag dito, ang may kaso na lang po o may reported na mga communities na baha po ay ang ating Binyan, yung ating mga Barangay de la Paz, Malaban sa Barangay Binyan, pero hindi naman sa Landayan, in San Pedro, and some of barangay na lang din sa Santa Rosa na ito yung mga malalapit sa lawa. Pero nung ating mga panahon na kasagsagan ng ating Typhoon Paeng, yung ating mga bayan dito din sa Babitak, yan ang kauna-unahang bumabaha kasi yan yung catch basin natin. Dito sa Port District, yung mga tubig na nanggagaling sa Quezon, sa Rizal, dyan bumababa. So kasama din ngayon, meron din baha pa rin pala dito sa Santa Cruz, Laguna, na kung saan ay tawag dito, possible na naman sa mga malalaking sakyan, pero still na nakasubmerge pa din yung kanilang area sa barangay. So yung pagbaha ng Typhoon Paeng, as deep as gadib-dib, katulad ko kung ako'y 5'6 na ang taas ko, so as deep as 5 feet po, meron din po mga ganun, depende po sa areas po ng ating nasasakupan. Nandyan din po ang ating kasamahan si James Andrew Anchoque, ayan yung ating branch head po ng Santa Rosa City. So sila po yung mga tawag dito, unang remisponde po dyan sa ating mga affected cities. So atin po pakinggan ang kanyang tag dito kwento kung paano sila rumisponde sa panahon ng Typhoon Paeng dyan sa kanilang lugar. Sa amin, bumaha rin, Sir Frank, sa Pansol. Hanggang lagpas tuhod sa aming sa loob. Okay. Sige, magkukwento si James Andrew, branch head ng Santa Rosa City. Okay, James, magandang hapon. Yes po, magandang hapon po Kuya Francis and Gob Alma and Kuya Edison. Nung pong kasagsagan ng bagyo ay October 29 po yon. So ang opisina po natin sa Santa Rosa ay nagpe-prepare po para sa UDAS operation. Ngayon nga lang po tayo po ay isa din sa mga, yung area natin sa Santa Rosa, Binyan and San Pedro ay isa po sa mga nasalanta nung bagyong Paeng na hindi natin inaasahan po na magiging ganoon kalaki po yung magiging epekto ng pagbaha sa kanilang lugar. So October 29 po yon, tanda-tanda ko po yon kasi isa din po ako sa mga nasa respond din noon dahil po meron tayong mga ulat na mga na-stranded po or tumataas po na level ng tubig sa lugar ng Binyan and San Pedro. So sa tulong po ng ating operation center, tayo po ay sila po ay nagbabato ng mga impormasyon and mga ulat na ng mga tao na kailangan na bigyan ng responde po during the height po ng ating Typhoon Paeng. So nung mga oras pong yun, nagpadala po ang ating chairman ng Water Search and Rescue Team para tumulong po nung oras na nagkakaroon ng matinding pagbaha sa lugar ng Santa Rosa po at Binyan. So tama nga po yung sabi ng ating administrator, umabot po ng mga 5'6 o 5'1 po yung taas po ng tubig sa syudad ng Santa Rosa at Binyan na sa tagal po ng mga taong nabubuhay doon, lahat sa kanila ay nagsasabi na first time po nilang na-experience yung ganong klase ng pagbaha sa tala ng kanilang buhay. Okay, Governor Cora, si Ruel, yes. Ramos, branch head ng Kalamba. Kamusta naman dyan, Ruel? Hello po, good afternoon po. Yun po, dito po sa Kalamba, nabanggit naman ni Admin Frank. So, mostly po talaga ng affected barangays doon po sa aming sasakupan, Kabuyao, Kalamba, Las Baños, and Bay, is yung mga nasa low-lying areas po, no? Yung mga nasa tabi po ng lawa, ng Laguna. Meron po mga naitala na mga pagbaha po doon sa highway kasi doon po sa araw o yung pong gabi na sumobra yung lakas ng ulan. Kaya po yung mga major highways po natin in Kalamba and in Bae is tumaas po siya more than 3 feet po, mga almost 4 feet. Kaya po yung mga sasakyan natin, hindi po agad siya nakalabas or nakadaan doon sa ating mga kalsada. So yun po, with the help po ng ating administrator at saka po yung ating operation center, yun po, nag-deploy nga din po tayo ng mga assets and mga kasamahan, mga volunteers
to help po augment yung ating operation. So, nung kasagsagan po ng bagyo, meron po kaming nakita na malaking evacuation center in Calamba na nakapag-provide po tayo ng mga hot meals. Ano po, yung panandali ang pwede natin mabigay na tulong or pagkain para dun sa mga nag-evacuate dun po sa Barangay 2 po sa Calamba. So yun po talaga sobrang, pero nung umaga po, nung pa-umaga na po siya, nawala na din po, unti-unti na pong bumaba yung baha. And yung kay Lazar Edison nga po, yung sa Pansol, totoo po yan, more than knee, mas mataas pa sa knee yung deep ng tubig talaga dun sa mga barangay or purok lugar no, sa malapit po dun sa lawa. So ganun po yung nangyari po talaga dito sa Calamba and Cabuyog po. Okay, ano thank sa you. Laguna, Francis, may nabalita na na-rescue na sa isang sanggol na iligtas ninyo sa pagitan ng paglagay sa isang palanggana sa gitna ng kasagsagan ng bagyong Paen. Paano ito na-actionan ng Red Cross Laguna chapter? Maaari nyo bang maikwento? Kasi kahanga-hanga ang nangyari nun. I would say, force majeure yung nangyari na merong bata na i-rescue ninyo. Sino ang pwedeng magkwento tungkol dito? Si Axel siguro. Axel. Sa Santa Rosa yata yan. Sa Santa Rosa ba yan? Sa Binyan? Yung nasa Binyan, picture sir, po. Abo, actually sir, sa Binyan po yan. Pero eventually po, nung kasagsagan po ng bagyo, ayun po, nag-deploy po yung ating WASAR team dun sa area na yon at medyo mataas nga po yung tubig. Tumulong din po yung ating mga water search and rescue team mula po sa National Headquarters Water Emergency Response Unit Team na pinadala po ng ating chairman through our administrator. Ay inuna po nilang puntahan agad po yung mga nangangailangan po ng tulong para i-rescue. So yung ating pong WASAR team, inuna po at nakita po yung isang sanggol na talaga pong medyo nag-aalakan po at pataas po yung tubig. At sa galing naman po na ating pag-responde at mga tao, naisip po agad nila na ilagay po doon sa isang planggana or nalagayan po para yung ating sanggol, mabilis po nating may transport papunta po doon sa mismong lugar na mabaha, papunta po doon sa mismong bangka po natin na dineploy din po doon sa area po ngayon. Ayun po, kuya. Sir, pwede ka bang mag-on-cam, sir? Hindi ka ba naka-on-cam para makita ka na Sir Francis at saka nila Gob Cora? Sige, sir. Kaya medyo malaway. Ayan, sir. Okay. Yeah, okay. Governor. Sabi ang probinsya ng Laguna ay masasabing isa sa mga lugar na maaaring magka-disaster dahil sa bagyo at sa baha. Paano niyo pinaghahandaan ang ganitong palagi ang pangyayari sa inyong lugar? Anticipated niyo ba ang mga lugar na sa Laguna na maaaring maapektuhan pag may ganitong pangyayari? Kasi remember, ang pagpaplano tungkol sa disaster ay kailangan alamin na kagad saan ang palaging pinupuntahan o binabaha o pababa ang lugar. Meron na ba kayong impormasyon na ginamit dito? Kung sino magpapaliwanag sa inyo? Alam na yung mga lugar na chances are mababaha and therefore yung operations nyo ay talagang doon sa area na yun. Go ahead. Governor Cora, Kuya Francis, alam niyo naman, ang lalawigan ng Laguna is napakalaki at napakalawak. Kaya nga, ang ginawa po ng ating Laguna chapter ay inisip natin na magkaroon po tayo ng mga branches natin strategically positioned po sa lalawigan ng Laguna. Kaya tayo nakapagtayo ng napagbukas ng branch office sa Santa Rosa, Calamba, Santa Cruz, and Siniluan so that mas mabilis yung pag-responde ng ating mga volunteers o yung ating mga Red Cross Action Team. But nevertheless, as part of our preparations po para sa mga parating na mga kalamidad, tayo po ay continuous na nagre-recruit ng mga Red Cross 143 volunteers. As you all know naman, Governor Cora, yung Laguna chapter, yan ang kauna-unahan nagkaroon ng mga Red Cross volunteers sa mga bayan-bayan. Hindi pa uso o hindi pa natatawag na Red Cross 143 talaga siya formally, but way back in 1986, is nandiyan na yung mga volunteers natin, naitayo na natin yan kada bayan. So, sila yung ating regular na tinitrain, sila yung lagi natin na tayo patuloy na nagre-recruit, at sila yung laging katuwang natin sa pag-mobilize at sa pag-tugon sa mga kalamidad, sa mga tao na nangangailangan sa kanikalidan mga lugar. So, sa ngayon,
Marami na din ang ating Red Cross 140 na ang natumulong sa atin. Ilang volunteers ang inyong nakasama para sa operasyon ng Bagyong Pae? Nabilang ba ninyo kung ilan yon na volunteers na na-mobilize during that period? Gov Cora, yung ating po na-mobilize ng mga Red Cross 143 on the branch level pa lang or sa chapter level natin is umabot tayo ng nasa 100 volunteers. Yung mga ating mga Red Cross 143, sila yung mabilis na nagre-report sa atin. Hindi man natin sila na-mobilize agad dahil alam nyo, majority of them is una, takot na lumabas ng panahon ng bagyo. And at the second time is most of them is affected din ng pagbaha. So, regular yung ating pakipag-ugnay sa kanila sa pagkuha ng mga information. So, doon natin na pakinabangan at na-mobilize yung ating mga Red Cross 143. Mm-hmm. So, siguro the next question is, ano naman ang ugnayan nyo sa local government, sa local na pamahalaan ng Laguna, yung may mga disaster nangyayari sa inyong lugar? Meron na ba kayong formal na pakipag-ugnayan sa inyong local government o even sa provincial government? Sino ba yung gobernador nyo ngayon dyan sa Laguna? Sa ngayon, ang ating governor, ang ating butihing Governor Ramil Hernandez po, ang ating Ramil, governor. Yes. Uh-huh. Yes po, po. Yung ating naman pong relationship at partnership sa ating mga LGUs, mapayan ay provincial o local, ay harmonious naman ang masasabi natin na talagang nakipag-partner po tayo sa kanila at hindi po tayo nakipag-competition sa kanila. Sa panahon ng pag-responde natin sa mga kalamidad, nakalipas na kalamidad, ay magkatuwang po tayo sa pagsasagawa ng pag-rescue, tinutulungan natin sila, and at the same time sa paggawa ng mga preemptive evacuations, so paglilikas ng mga tao. So, nandun po tayo, katuwang po nila tayo sa pagbibigay tulong sa mga tao. And at the same time, on the following day after the height of the typhoon, is nag-distribute na agad tayo ng mga hot meals. Kasi yung mga LGUs natin, nakapokus sila more on, tawag dito, sa mga evacuation centers, ano yung mga kailangan, like for example, mga sleeping materials, etc. Tayo naman, habang inaasikaso ng ating lokal na pamahalaan, yung mga kanilang mga matutulugan sa mga evacuation center, tayo po ay nag-deliver agad ng mga hot meals natin, hot meals on wheels. Diba? So, sa buong lalawigan po ng Laguna, nakapag-tulong po tayo, nakapagbigay tayo ng hot meal sa 5,870 individuals. So, yun po agad yung na-serve natin. So, when it comes to mga food rations naman, tawag dito, syempre, yung mga LGU, yan yung mga ibinigay nila agad. So, tinignan muna natin, pinag-aralan natin yung gap at nagkaroon tayo ng gap identification. So, after ilang days, saka lang tayo nagbigay ng food ration. And at the same time, doon sa food rations natin, siguro bahagian tayo ng experience ng ating mga volunteers sa pagbibigay ng food rations natin sa Santa Cruz sa pamamagitan ng ating branch head na si Axel. So, Axel, pakishare mo naman kung ano yung ginawa natin sa Santa Cruz at kung paano natin din napasaya yung mga bata nung tayo ay magbigay ng tulong sa kanilang mga evacuation centers. Kasi alam mo, Governor Cora, yung Santa Cruz ay isa sa may pinakamalaki ng evacuation centers na naitala sa lalawigan ng Laguna. Go ahead, Axel. Go ahead. Kagaya nga po noon, ito po kasi sa Santa Cruz, Laguna, suki na rin po sila no, sa pagbaha. Sa every time po na bumabagyo, yung pong ating Santissima Elementary School, yung mga taga Santissima, Barangay Santissima, ay malalapit po yun sila sa lawa, so binabaha po agad. So, yung isa po sa pinakamalaking evacuation center, Santissima Elementary School, ay agad po namin pinupuntahan niya para providean po ng, yun nga po, nabanggit po ni Sir Frank ng hot meals. Tapos nito pong nakaraan, nabanggit din po ni Sir Frank, nabigay po kami ng food ration no November 6, 2022, sa ganap na umaga, ay nag-set up po kami doon para mabigyan po sila ng aming distribution ng food pack. No, ano po, yung laman po ng food pack ay yung ating po standard food pack dito po sa Philippine Red Cross, meron po sila mga 5 kilong bigas, may 5 kilong meatloaf, ay may 5 canned goods sa meatloaf, may sardinas po, 5 rin po, may corned beef, tsaka meron din po mga kape na kasama. So, beside po sa paggawa po namin ng distribution, ano po, sa na around 600
32 po na pamilya po ang amin na serve noong araw pong yon. Eh sinabayan din po namin ng pagpapasaya po sa mga bata. Hindi po natin hinayaan na hindi po mabigyan ng kasiyahan yung mga bata. Kami po ay umarkila po ng clown ano po para magkaroon po ng child-friendly space activities para po dun sa mga bata po dun sa evacuation centers. At sabay din pong nagpakain din po kami ng hot meals at may mga biscuits po tsaka kape pong ipinrovide po sa mga pamilya po habang nagpo-program po kami dun sa lugar pong yun. Yun po. Okay. Babalikan natin ang ating mga panauhin, Governor Cora. Saglit lamang. At bibigyan daan natin ang ilang paalala mula sa ating himpila. Mag-rejoin lang po tayo sa ating Zoom. 40th and 41st ASEAN Summits. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Makalipas ang ilang taon ay muli nang gaganapin ng personal ang Association of Southeast Asian Nations Summit at komprehensibong dadalhin sa inyo ng Radyo Pilipinas ang mga kaganapan sa pagpupulong na ito ng mga world leaders kabilang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The role that the ASEAN should play, members of ASEAN face after the pandemic, ASEAN is going to be the lead agent in the changes. 40th and 41st ASEAN Summits. The Radyo Pilipinas Special Coverage mula November 10 hanggang November 13 sa Phnom Penh, Cambodia. Ihahatid sa inyo ng RP1, RP2, Radyo Pilipinas Worldwide, Republika FM1, Capital FM2 at lahat ng himpila ng Radyo Pilipinas sa buong bansa ang mga pinakabagong balita kaugnay sa pagkikitang ito ng mga pinakamatataas na opisyal sa Timog Silangang Asya at iba pang mga bansa. 40th and 41st ASEAN Summits. The Radyo Pilipinas Special Coverage. The CMMA goes to Hope in the Midst of Darkness. Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas Worldwide. Congratulations, Radyo Pilipinas Worldwide, for winning Best News Feature. Best News Feature. Para sa Hope in the Midst of Darkness. Sa ginanap na 44th Catholic Mass Media Award 2022. Ito ay isa lamang patunay na ang Philippine Broadcasting Service kasama ang lahat ng network stations nito ay totoo sa aming sinumpaang tungkulin na maghatid ng makabuluhang mga programa at asahan po ninyo na patuloy kaming maglilingkod ng tapat para sa bayan. Muli, congratulations Radyo Pilipinas Worldwide at salamat CMMA sa parangal na ito. Okay po, nagbabalik tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At sa mga nais pong magbigay ng tulong para dito sa mga tinamaan ng bagyong Paing, tayo po ay nananawagan. Ito po, ipa-flash po sa ating screen sa gusto mag-donate sa Philippine Red Cross. Ayan po ang mga bank details sa BDO, sa Metrobank, sa BPI. Maari rin po tayong magbigay sa iba pang paraan sa in-kind donation. Papadala lang po tayo sa ating opisina, ang National Headquarters dyan sa may Mandaluyong. At may mga perishable goods po ay accepts only. Expiry date of that less than 6 months. Ayan, at maari rin tayong makapag-donate sa Paymaya, GCash. Ayan po. Mabalik tayo, Sir Francis. Gulakang oh, audio. Ayan, okay na. Thank you very much. Governor. Yes. Nakita ko na kaiba talaga ang Laguna dahil may mga branches sila early on. Kaya kitang-kita ang ebidensyang response nila ay masasabi nating mabilis, no? Pero napansin ko din na mahalaga na talagang ma-monitor nila ang capacity nila with whatever equipment na meron sila. Kasi kung aasa pa sila sa headquarters, eh, kaya gusto kong malaman, ano ang inyong capacity ngayon? Meron kayong ambulansya? Pwede ba nyong i-share kung ano ang inyong capability sa Laguna chapter? Okay. Lalawig ng Laguna chapter ay hindi naman po mapag-iwan na when it comes to the capacity. Sa katunayan, meron po tayong dalawang ambulansya na nagagamit in case of less funding and pagta-transfer natin mga pasyente or mga ambulance patient conduction. Meron din po tayong tinatawag dito na rubber boat or yung plastic boat natin
na ginagamit ang ating mga WASAR at ating mga emergency response unit. And sa pangipagtulungan natin sa Isuzu Philippines, ay nag-donate po din sila ng isang food truck sa ating chapter. And nadagdagan pa yan ang donasyon ng Isuzu sa pamamagitan ng mga dalawang Isuzu D-Max na pick-up. So, when it comes to the other logistical services or vehicles, ay sapat naman yung ating bilang ng ating mga sasakyan. So, umaabot po sa 12 sasakyan ang ating minomobilize sa panahon po na may mga kalamidad dito sa lalawigan ng Laguna. So, hindi po tayo napag iiwanan dyan. And at the same time, aside from our mga logistical assets, pero din tayong dalawang blood center na sa lalawigan ng Laguna, one in Calamba and one in Santa Cruz. So, sa ganung paraan, mas napapabilis natin talaga yung pagbibigay ng serbisyo sa mga tao at nailalapit natin talaga ang Philippine Red Cross sa bawat komunidad. Alam mo, very important kay Chairman Gordon, tinatawag niyang volunteers plus logistics plus information technology. Kasi, ano ang gagamitin ng mga volunteers kung walang logistics? At saka, saan gagamitin ng logistics kung walang information kung saan na, no, nararapat na dalhin? Nakikita ko yung napaka-importante na ang mga chapters natin ay merong hands-on. Alam na lang nila. Kasi if you go to our headquarters in Mandaluyong, kitang-kita mo yung aming operation center. Karaka-raka ay nabibilang kung ano yung mga nangyayari sa mga chapters. So sana sa mga chapters din, ganun din. Meron din kayong monitoring system para alam ninyo kung saan nangyayari ang mga operations at mabibigay nyo, may babantilyo nyo kagad sa mga, sa inyong, of course, mga radyo at mga newspapers sa Laguna para up to date din sila kung anong ginagawa ng Red Cross. Are you able to do this now? Do you have a good partnership with the local press, local radio station? Anong situation nyo ngayon? Siyempre naman, Governor Corang, at ang ating partnership po ay patuloy din sa ating mga kapatid sa media and sa mga tawag dito, telecommunications po. From time to time, lumalapit tayo or lagi tayo nakipagtulungan sa DCJB, sa radio natin, sa TV6, at maray pang iba na tumutulong sa atin sa paggagawa ng ating mga news write-up and at the same time yung ating mga informations na ano ba yung ginagawa ng Philippine Red Cross Laguna. Sila yung katukatuwang natin sa pag-share ng mga information at paghahatid sa ating mga kalalawigan kung ano ba ang ginagawa at pinagkakabalahan ng ating Philippine Red Cross. Baka tutulong talaga yun, no? Kasi pag ako nanonood sa YouTube at alam kong meron tayong sakuna na hinaharap, tinitingnan ko kung ano ang report ng mga chapters, kung may balita. Kasi ang kinukover ng mga media ay siyempre kung saan merong aksyon. And I really am happy, like in Laguna, ay dahil may mga ano kayo, may mga municipal branches kayo, eh, kitang-kita na you're able to have a deeper and broader reach dito sa Laguna. Kaya I think this should be continued, particularly now that the chairman is really emphasizing the Red Cross 143 in every chapter. At yung 44 volunteers na yan ay kailangan talagang nakikita, nabibilang, at may mga pangalan sa ating information center para alam kung sino talaga ang kasali na at tumutulong talaga sa atin. Francis, may tanong ka? Thank you, Governor. Itatanong ko lang sa ating administrator, of course, at sa ating mga branch head na sina Axel, James, at Rowell. Alam natin na ang kasanayan na ninyo sa pagresponde sa mga kalamidad sapagkat ang Laguna lapitin ng kalamidad na, no, mga bagyo at pagbaha. Meron pa ba kayong iba pang natutuhan sa pagresponde ngayong bagyong Paeng kumpara sa mga nakalipas na mga bagyo at kalamidad na dumatal sa lalawigan ng Laguna? Okay, unahin natin siguro si Frank.
Kuya Francis, ating pong karanasan ngayon sa pag-responde sa Typhoon Paeng. Ang isa po natin natutunan ngayon since tawag dito, kakaiba yung bagyong type Paeng kasi ito is hindi mahangin at the same time ay matagal tapos ang pag-uulan is on and off. So, ang nakita natin dito is sa patuloy na pagbuhos ng ulan ay malaki yung binabuhos niyang ulan kaya dapat hindi natin babaliwalain yung paghanda sa pagbaha kasi everybody is parang na-shock na bakit biglang maha agad? Tawag dito, mahina lang yung ulan. Pero kung makikita natin, ang lakas pala ng ulan sa ibang mga lugar. So, bumababa talaga sa lalawigan ng Laguna. So, ngayon, talaga kailangan natin gawin is ihanda lagi ang mga barangay sa mga paglikas o pagtugon sa mga pagbaha. So, dapat lagi tayong ready sa ganung mga sitwasyon po. Okay. Kay Alex. Branch head ng Santa Cruz. Axel, ano ang iyong natutuhan naman dito sa Bagyong Paeng? Ayun po, siguro po, Kuya Francis, ano po, no? Isa sa pinakamahalaga natutunan natin dito na wala ho talagang pare-pares na magiging epekto yung bagyo kahit saan lugar. Kahit alam na ho natin yung bagyo ay signal number 4, lahat po sila signal number 4, pero sabi ko nga po, ni kahit kailan po, walang pares na pares ang characteristics na magiging ganun po yung epekto sa isang lugar. So, dapat po, nandun pa rin po yung ating paghahanda. Hindi po tayo maging complacent po na, teka, pares lang pala to, signal number to lang to, kapares ang nakaraang bagyo. Hindi po dapat ganun eh. Lagi po dapat tayo nandun sa the best natin. Nasa best position, nasa best proposition po tayo. Kung ano po yung pinakaalam po nating dapat gawin, ihanda, dapat ihanda po natin sa maagang panahon para mas maaga po at mas maagap yung ating pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga tao po nangangailangan. Yun po, okay. Sir Francis. Thank you. Si James, Andrew, branch head ng Santa Rosa, ano ang iyong natutuhan dito sa Bagyong Paeng? James? Sa party naman po namin, Kuya Francis, isa sa mga pinakamahalaga po na natutunan dito is yung pagiging patuloy na pakikipagtulungan at partnership ng Philippine Red Cross sa sa mga iba't ibang ahensya. So napakalaki pong tulong and malaki din po ang ambag na meron tayong magandang partnership and magandang komunikasyon sa mga barangay, sa ating gobyerno para mas mabilis po nating makita o mas mabilis nating matugunan yung pangangailangan ng mga komunidad pagdating po ng sinasabi nating mga hindi inaasahan nating mga sakuna o kalamidad na katulad na nangyari sa atin ngayong October 29. Well done. Si Ruel Ramos na branch head natin ng Kalamba. Ruel, ano naman ang inyong natutuhan? Ayan po, no? Kuya Francis Gobba or... So sa dito po sa amin ano, ang pinaka isa pong tumatak po talaga sa akin na nung bagyo po is kailangan natin talaga na i-capacitate ano po, kailangan din natin talaga na mag-recruit pa ng maraming volunteers para sa mga pagkakataon may mga lugar talaga na hindi mo kayang maabot is may mga volunteers tayo na handa agad na tumulong doon sa mga lugar na naapektuhan. Kasi gaya po ng mantra po talaga or yung goal po talaga ni Red Cross through Senator Richard Gordon na bawat barangay, bawat bayan may mga Red Cross 143. Sobra po nakakatulong po talaga sa amin. Kasi sa panahon po na sakuna, hindi kami agad makakarating doon sa sobrang dami ng tumatawag. Pero through the Red Cross 143 po and Red Cross Youth, nakakatulong po namin sila. Dapat po talaga continuous yung i-capacitate natin sila, i-train natin sila na para sa panahon ng pag-responde, sila po yung makakatulong natin first on hand dun po sa impact agad ng bagyo po natin. Yun po yung sa amin talaga. Okay. Maraming salamat. Okay, Governor. Yes. We are facing to 2023, no? Ibig sabihin, naghahanda tayo
sa capacity building ng Red Cross, nakikita ko na kulang pa rin ang ating support sa tinatawag nating membership, and that's part of the fund generation ng chapter, kasi there is only one Red Cross. Kaya ngayon, nais nating alamin ano ang pinaplano ng chapter para ma-broaden ang base ng membership. Kasi pinag-uusapan namin ngayon yung mga natulungan sa dugo, whether na ospital, at ngayon ay pwede namang mag-member, ay 1,000 pesos ang in-encourage natin. And maybe this can be done in December para to apply for January membership. Because pag na-include natin yung lahat, lalo na yung naka-experience ng mga branches, na kitang-kita nilang ebidensya na nakakatulong ang Red Cross, hindi siguro mahirap anyayahan yung mga hindi pa Red members to become members. I think it should be a time and season to make sure na mariremind sila what Red Cross did and why membership is very, very important. Dahil hindi naman tayo binibigyan ng pera ng gobyerno except for those na talagang may partnership with the government. At nakita ko na sa nangyari sa atin sa pandemic, napakalaki ang naging bahagi at naging contribution ng Red Cross dito tungkol dito sa COVID-19. At patuloy pa rin sa mga pagbigay ng booster shots at saka mga continuing engagement pa rin ng Red Cross. Sana ang engagement na yun ay talagang maramdaman sa ating mga chapters, sa ating mga branches. Kaya nga may branches para tayo ang programa ay makarating ng maayos sa mga lugar na dapat talagang pakitaan. Francis, ikaw naman. Okay. Nabanggit mo, Governor Cora, yung tungkol pa rin dyan sa pakikibaka natin sa COVID-19. Yes. Kamusta na sa pangkalahatang sitwasyon dyan sa Laguna ang inyong patuloy na pakikibaka sa COVID-19 pandemic? Frank? Kuya Francis, tawag dito, patungkol naman sa ating mga COVID response, tawag dito, patuloy po ang ating pagtulungan sa ating, tawag dito, lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pag-suporta natin sa kanilang mga bakunahan. So, meron tayong, tawag dito, bakuna center na itinayo dito sa siyudad ng Calamba, kung saan ay meron tayong schedule, katuwang tayo ng ating city government of Calamba, sa pagbabakuna sa kanilang mga constituents po. So, weekly meron tayong schedule dyan, and at the same time, patuloy din yung pagbaba natin sa mga barangay through our bakuna bus. So, umiikot yung ating mga bakuna bus sa iba't ibang mga barangays o sa iba't ibang mga grupo para magsagawa pa din ng mga booster shots or mga kahit initial shot lang ng ating COVID. So, ganun din, patuloy din yung ating pag-support po sa health system ng ating mga hospital. Sa katunayan ay yung ating sinet up nung height nung pandemic na medical tent in Laguna Medical Center, in Santa Cruz, and in Santa Rosa Community Hospital. Sa ngayon po ay operational pa rin siya at functional pa rin po at gamit na gamit ng ating mga hospital at tawag dito ng ating mga pasyente, yung ating pinrovide na medical tent po doon. Okay, finally, isa na lamang ang habol na tanong ko dyan, Alec. Kamusta ang inyong bloodletting activities sa buong Laguna? Frank? When it comes to the blood supply po at sa mga bloodletting activities natin, masasabi natin na after the pandemic o yung mga fear natin noon panahon ng COVID, ay sa ngayon po ay bumabalik na po ang ating mga blood donors po. So na yan ay tawag dito, malaki na din yung mga nakukuha natin o contribution na iba't ibang mga sektor dito sa ating lalawigan when it comes to the bloodletting activities. Sa katunayan po, Kuya Francis, ang lalawigan ng Laguna o Laguna chapter po is nagkakaroon tayo ng mga at least 3 bloodletting every day sa iba't ibang lugar po. Kaya ang ating dugo po ay ating ibinabahagi din sa mga taga-NCR, sa mga Calabarzon or Mimaropa.
So, ganun tayo yung mga nararating ng ating pong mga dugo sa panahon ngayon. And, siyempre, pagdating din sa dugo, patuloy din po yung ating expansion program na ginagawa. Sa katunayan, itong Santa Rosa City natin is mag-cross, malapit na siya sa Calamba, pero pinili pa din natin na magtayo or mag-establish ng blood center po. So hopefully by January next year is operational na ito, magiging blood center natin in Santa Rosa City. And another blood service facilities ang itatayo din natin sa branch natin in Siniluan para yung mga constituents or mga tao sa mga Impanta or sa Quezon or sa Rial or dito sa Tanay Rizal ay dito na lang din mailapit natin sila sa access nila sa dugo dito sa Siniluan. So, patuloy po ang ating pangangalap po ng ating mga donasyon patungkol sa pagpapaganda at pagpapalakas ng ating mga blood centers. And, syempre, patuloy din ang ating pagpapalakas din ng mga partnership sa lahat ng ahensya ng gobyerno, sa lahat ng mga grupo para sustain natin yung supply ng dugo sa ating lalawigan at sa karatig nating mga probinsya. Okay, pinasasalamatan natin na Governor Cora ang pagbabahagi ni na Axel de Marucot, ang branch head ng Santa Cruz, si James Andrew Antioquia, branch head ng Santa Rosa City, si Roel Ramos, branch head ng Calamba City, at ang ating pong administrador ng PRC Laguna Chapter na si Frank Gray Soromero. Maraming salamat sa inyong mga oras na ipinagkaloob dito sa ating episode. At more power to all of you out there sa Laguna. God bless. Governor Cora. Yes. Natutuwa ako na nabigyan ng pagkakataon na ang Laguna ay ma-feature sa ating Kalinga mula sa Red Cross. Dahil ang pangalan nga ng Laguna, laging una, to recall the previous governors there. And I also honor yung isang taong umugit din, ng binigay din ng kanyang buhay dyan, si yung naging provincial social welfare officer, na sa aking palagay ay malaki ang naiambag din dyan, na pumanaw na. No? At gusto ko lang sabihin na palagi ko sinasabi, magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Tiyakin natin na ang Red Cross 143 ay makarating sa lahat ng sulok ng ating bansa sapagkat kailangan to para hindi tayong makatulong sa mga taong nangangailangan. Okay. Maraming salamat mga kaibigan. Ang mensahe ng ating butihing Governor Cora Alma de Leon, ang ating Vice Chairman ng Philippine Red Cross. Okay, Edison, meron ka bang paanunsyo bago tayo tulungan magbinid ng tubing? Wala na po at nag-aantay na po sila para sa ating news break. Tayo po ay magpaalam na. Okay, at sa ngalan ni Edison Enriquez at sa ating mga technical engineers na sina Alvin Pelgone at Marvin Toledana, Orly Lopez, ang inyong pong Kuya Francis, nag-iwan ng mga katagang get out and help make today a better tomorrow. God bless. Until next Sunday, same time, same station. Maraming salamat po. Back to you, Edison. Susunod po ang pagbabalita natin ni Sir Albert Sebastian. 6 minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang